ito naman. Tumulong ako sa pagbuo ng ilang songs. Isang song kay Shanti. Siyempre, nag-mentor din ako. Pero ang nag-discover talaga kay Shanti Dope ay si Clumsy, yung DJ namin. Siya din ang producer namin, yung producer ni Shanti Dope. Siya din ang pasimuno sa lahat ng mga hits niya. So, I think yung credit na kung ako man ang nag-discover kay Shanti ay siguro yun ay para kay DJ Clumsy. Siguro tumulong lang din talaga ako in terms of kung ano yung dapat na matutunan ni Shanti Dope pagdating sa trabaho na to, yung pagiging professional and pagiging prepared sa lahat ng mga pwedeng mangyari sa shows and sa recording. And yun. So yung kanta na sa ako, ano siya, like, what came first, si kanta or si lyric? The song. Yung pong song ay nagawa ko na before. It's just that parang tingin ko hindi ko pa siya dapat i-record and wala pa rin akong reason para i-record yung song. And then napag-usapan namin ni Lira and ito yung time na kinakausap sila ng Ivory. So I decided na sige, ibibigay ko na lang sa inyo yung song, pero sinabihan ko siya hindi madali yung rap parts nito. Ito ay rap parts ko. So parang kinuha mo yung, parang nagpalit tayo ng pwesto eh. Ako yung parang pinakanta mo yung iba, pero in her case, siya din yung kumanta. Pero siya yung nag-rap. So, yun. Nagulat talaga ako nung video shoot namin ginagawa niya na ng live. Kasi medyo matrabaho talaga nung recording. Kasi ang goal namin sa recording is, sabi ko sa kanya, wala akong pakialam sa live performances mo. Ang goal natin sa recording studio ay i-record ng tama. Pero yun, very sobrang matyaga ng batang yan, sobrang masipag, kaya natutuwa ako. Ngayon pa lang, I think, sulit na yun mga ginawa namin. Ikaw ba on your own block, may plano pa rin mag-record ng mga new material? Ako ay may bagong song na ilalabas this September. Okay. Ito ay independent release na. Siguro sa tagal ko na din I decided na baka sumubok na ako mag-release ng independent. Ito ang title ng song ay Dungaw featuring Keiko Necessario. Matagal-tagal na rin ako nag-iisip kung anong song yung gusto kong isulat eh after kong gawin yung sari. And then naisip ko I've written songs almost for anything and everybody. So, and then nakaisip ako na pagka ikaw ay nasa wake, most likely nakakausap ko lahat ng tao except dun sa nandun sa ataw. So I wrote a song about the point of view ng tao na nasa loob ng kapatid. Exciting yun ah. Ibang-iba rin sa akin. Video shoot namin tomorrow, so we're very excited sa song and sobrang galing ni Keiko Necessario. And sobrang tagal-tagal na rin namin nag-uusap. Kung pwede kami gumawa ng isang collaboration. And I think years na, 5-4 years. And then, natisod ko nga yung song na ito and sinabi ko kagad sa akin. So open ka pa rin sa mga collaboration? Very, very open. Ano na kukuha mo lang sa pag-train? Sobrang bonus po yun sa akin. Kasi para makakita ako ng isang artist like Shanti Dope na mag-flourish yung kanyang trabaho habang ako ay nandito pa, ay sobrang, minsan iniisip nila, ma-threaten ka ba? Ay, minsan tinanong sa akin yan ng label ni Shanti eh, baka maging threat sa'yo. I think more than that, tulong pa siya sa akin dahil ang kanyang age bracket ay malayong-malayo sa age bracket ng market ko. Okay na ako. Okay. Salamat po. Thank you.